Magdadalawang taon matapos ihain ni dating Senador Bongbong Marcos ang kanyang electoral protest laban kay Vice President Lenny Robredo, tuloy na sa Lunes, April 2, ang revision o manual recount sa mga balota. Saklaw ng recount ang 5,148 clustered precincts sa Camarines Sur, Negros Oriental at Iloilo, ang tatlong pilot province na tinukoy ni Marcos sa kanyang electoral protest. Idineklarang panalo si Robredo sa pagka-vice-presidente noong eleksyon 2016 matapos lumamang ng 263,473 votes kay Marcos. Ipinakita ng Presidential Electoral Tribunal kung saan gagawin ang recount. Sa gym ng Korte Suprema at Court of Appeals, may 40 mesa na bawat isa ay tatauhan ng isang revision committee, isang head revisor at tig-isang kinatawan mula sa magkabilang kampo. Dahil kulang ang espasyo sa gym para sa mga balota, pansamantalang ginamit ang parking lot ng SC para magtabi ng mga ballot box at ibang election paraphernalia. Kada araw ay isang ballot box ang ibibigay kada mesa para mano-manong bilangin ang mga boto para sa pagka-vice-presidente lamang. The ballots will be counted, the votes of the parties will be segregated, the objections and claims of the parties based on the ballots will be recorded, and these objections or claims on the ballots will be marked. May takdang oras lamang para matapos ng committee ang isang buong box. 5 hanggang 11 oras depende sa dami ng balota ng isang box. Dahil clustered precincts na, posibleng umabot ng hanggang mahigit 700 balota ang laman ng bawat kahon. The objections and claims will all just be recorded. The tribunal, the purpose now is really to get the objections and claims because it will be the tribunal who will rule on those. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa lugar. May CCTV ang bawat sulok ng revision hall. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng recount ang PET. Ginawa rin ito noong 2005 sa retabulation ng boto sa pagka-vice-presidente sa protesta ni Loren Legarda laban kay Noli de Castro. Pero dinismiss ng PET ang protesta ni Legarda noong 2008 dahil hindi raw naapektuhan ng pilot-tested retabulation ang lamang ni de Castro. Dano Tengongco, GMA News.